Ikatatlo ng Pebrero, ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinimula niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. At sumang-ayon silang lahat sa kanya habang nagtataka sa gayong pagpapahayag ng kabutiang loob ng Diyos na nanggaling sa kanyang bibig. At sinabi nila, "Hindi ba't ito ang anak ni Jose?" Nagsalita si Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin niyo sa akin ang kasabihang, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Kapernaum." At idinagdag niya, "Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo na maraming babaeng balo noon sa kapanahunan ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Gayunpamay, hindi ipinadala si Elias sa isa man sa kanila kundi sa babaeng balo ng Sirapta sa may Sidon. Marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling kundi ang Siryong sinaaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pagbibigay daan sa kabutihan. Isang malungkot na katotohanan sa buhay ay ang paghadlang ng tao sa kanyang kapwa na maipamahalas nito ang kanyang karunungan, galing, talento at kabutihan. Sa Ebanghelyo, malinaw na hinahadlangan ang kanyang mga kabataan si Jesucristo sa kanyang paggawa ng kabutihan. Tinanggihan siyang kilalanin at tangkilikin. Hindi siya ginalang at hindi siya pinarangalan sa kanyang mabubuting gawa. Bunsod na rin marahil ng inggit at pagmamaliit ng mga bumabatiko sa kanya. Hindi nila matanggap ang bago at kakaibang aral at paraan ng pagtuturo ni Jesucristo. Mabuti na lamang at buo ang loob ni Jesucristo na ipinagpatuloy ang kanyang mga mabubuting gawain sa kabila ng mga bumabatiko sa kanya. Ngunit hindi lahat ay tulad ni Jesucristo. Marami pa rin ang madaling sumuko sa paggawa ng kabutihan dahil na rin sa puna at hindi pagtanggap ng kapwa-tao. May 2 aral tayong mapupulot sa ating ebanghelyo. Una, para sa mga hinahadlangan natin at ikalawa, para sa humahadlang sa atin. Una, para sa ating mga humahadlang sa mga tao para hindi sila makagawa ng kabutihan. Ano bang buti ang maidudulot ng gawaing ito? Ano bang sayang maidudulot sa atin kung hindi natin tinatangkilik ang mga gawang makabubuti at ang mga gumagawa nito? Hindi ba't wala? At napakalungkot isipin ang ilan pa sa atin ay hindi na nga gumagawa ng kabutihan ay humahadlang pa sa mga taong gumagawa ng kabutihan para maipamalas nila ito. Ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang natatanging pagpapala na wala ang iba ay upang magbahaginan tayo ng kung ano ang mayroon tayo. At sa gayon, malaman natin maging sa maliit na paraan ay may dudulo tayong kabutihan dito sa mundo. Ang isang bagay na dapat nating iwasan ay inggit. Lagi nating isaisip na ang mga taong naiinggit ay yung hindi nakakakilala ng kanilang sariling kabutihan. Mabuti ang bawat isang anak ng Diyos. Ang bawat anak ng Diyos ay may maidudulot na kabutihan dito sa mundo na hindi natin dapat hadlangan. Ikalawa, para sa nagsisikap gumawa ng mabuti ngunit hinahadlangan ng kapwa, hindi natin kayang suyuin ang lahat ng tao. Mayroon pa rin kokontra at hahadlang, lalong-lalo na kung ang ating ginagawa ay labag sa kanilang paniniwala. Kung tayo ay naniniwala na ang ating mga ginagawa ay ayon sa kalooban at kautusan ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot kahit pa tayo ay usigin. Bahagi ng paglalahad
sa katotohanan ang pagtuligsa at di pagtanggap sa atin. Si Jesus ang ating huwaran, sandalan at lakas. Sa huli, anumang mabuting gawain natin ay gawain ng Diyos at ipinamamahala lang sa atin. Kung mangyari man na ipinagpalagay natin na sa simula ay hindi tayo nagtagumpay dahil na rin sa paghadlang ng iba, wala tayong dapat ikabahala sapagkat tiyak na gagawa ang Panginoon ng paraan upang patuloy na magbunga ang ating mabubuting gawa. Hindi mahalaga sa Diyos ang kahihinatnan ng ating mabubuting gawa, kundi ang ating katapatan sa pagbibigay ng ating sarili sa bawat tungkulin natin.